Ay, nako. Kasar. Meron lang sana akong gustong i-share sa inyo. Ayoko talagang nagbibitaw ng mga, ano eh, bad vibes eh. Kasi gusto ko laging good vibes. Pero kaya ako nag-live, no? Kaya ako nag-live kasi actually, seryosong problema rin to. Try natin pabutin 2K para hindi sayang yung boses ko. Kasi wala na akong boses. Share natin, guys. Kasi, hindi na tama eh. Di na tama eh. Okay na yung ako lang maloko. Pero kung ibang tao pa yung lulukuhin mo, nag-pandemic na lahat, kakaangon pa lang ng mga tao, mag-iisip ka ng ganun. Isandaan na lang. Sobrang fucked up. Ito, 2K na. Okay, game. Game. Press 1, game. Okay, game. Ganito kasi, mga book. Meron kasi akong... Alam naman ninyong lahat na meron akong negosyo na... Parisan ni Bok, no? Cart, Parisan. Ngayon, papangalanan ko itong si Bernard Burog Vios Gimiros. Okay? Hindi na ako manlalait. Ayaw manlait, ayaw magbitaw ng masakit na salita. Gusto ko yung totoo lang kung ano yung nasa puso ko, yung nasasabihin ko. Bernard Vios Gimiros. Gusto mo mag-trending eh? Sige. Pero, sisiguraduhin ko na ito pag trending mo, talagang lalapat ka sa mga tao, men. Kasi po ito, meron kasing fake account, no? Ang Parisan ni Bok sa YouTube account. Kahit na i-check nyo po, kahit ngayon i-check nyo, merong account, no? Parisan ni Bok YouTube account. Makikita nyo yun. Yung account na yun ay hindi po sa akin. Okay? May mga nagre-report. May mga nagre-report na na-scam daw sila. May mga nakukuhanan na rin ng pera. Which is, hindi ko alam kung paano ko o anong gagawin ko para matigil yung kalokohan niya yun. Nagpatulong ako, nag-post ako. Kasi nung una, mga book, parang mga 300 views. Hanggang sa nakikita ko na parang lahat ng live ko sa Parisan ni Bok at pati yung, kano tawag nito? Yung live ko sa Parisan ni Bok at saka yung mga post ko sa Instagram, nire-repost niya dun sa community. At ang malupit nito, no, meron siyang pa-franchise. Which is, ang Parisan ni Bok ay may franchise talaga. Which is, mag-enquire kayo hindi sa YouTube account. Mag-enquire kayo mismo doon sa Facebook account. Kasi ang mismong legit account namin ay nasa Facebook. Wala po sa YouTube. Ngayon, itong taong gumawa ng fake account sa YouTube account ng Parisan ni Bok, nagpo-post siya doon sa community na open for franchise, open for investment. Ngayon, pwede ka daw mag-send ng parang 30K to 50K, which is hindi po gano'n ang franchise ko. Ang franchise po ng Parisan ni Bok ngayon ha, sasabihin ko po sa inyo, ito yung legit. 100K plus. Okay? To 300K plus. Maliit na halaga na po yun. Okay? Para sa franchise. Nakumpleto na lahat. Igugulong ngayon. Itong nasa gumawa ng peking account sa YouTube account ko na si Bernard Vios Gimiros alias Burog. Pinanindigan mo talaga yung pagiging burog mo sa mukha ko. Gano'ng karami burog mo? No? Gano'ng di kadami mga lulukuhin mo? Nakakasar ka. Ito, sabihin ko sa inyo, share ko lang po sa inyo. Taping namin ng Oh My Love, no? Andyan yung tatlong talent na si Endret, no? Si Panga, si Boy Panga, kung nakikita nyo sa Facebook page ko yan. Yung kagang ganun, na hindi na kami nakapag-post ngayon kasi wala na sila sa akin. Gawa ng, ang dami ko na rin ginagawa at hindi ko na kayang i-sustain pa yung ginagawa namin.
Kumbaga, naggagawa na lang ako ng content na sarili ko mismo. Kung nandyan sila, di go. Kapag gusto nila nang mag-collab, mag-gamitin ako, okay lang naman po sa akin yun. No, walang problema sa akin yun. Tutulungan ko po sila. Kasi unang-una sa lahat, nag-taping kami sa Oh My Love, kasama si Agimat, si Endret, at saka si Burog. Ngayon, nangako ako sa kanila. Nangako ako sa kanila na paglabas ko sa lock and taping na to, kukuhanin ko sila. Tatlo, actually. Ngayon, fast forward ko ng kaunti. Doon, fast forward ko ng kaunti. Ngayon, kinuha ko na sila. Pero hindi kasama si Agimat. Si ano lang, si Boy Panga at saka si Borog. Which is, ito si Endret at saka si Bernard. Para malinaw po tayo, ha. Pasensya na kung medyo magulo yung kwento ko, pero sana maintindihan nyo. Pipilitin ko po na sabihin ito ng malinaw para mas maintindihan mo. Wala po, dito po ngayon sa Butuan City kasi merong open ng bagong branch dito sa Utopia. Anyways, dito tayo sa issue. Hindi po talaga, ayoko po pinag-uusapan yung issue, pero kailangan ko ng kumilos eh. Kasi may mga naluloko ng tao. Okay? Opo, opo. Opo, ngayon, nagpa-file na ako. Nagpa-file na ako ng kaso para sa kanya. Kasi, ito, paano ko nahuli? So, ito na. Tutuloy ko muna yung kwento. Saglit lang. Mamaya ako napabasahan yung mga comment ninyo. Ito na. Pinatira ko po sila sa bahay ko. Kasi, nag-solo na ako eh. Nag-solo na ako. Hiwalay na ako doon sa airmat ko para magampanan ko yung, sarili kong grind, sarili kong hustle. Kasi gusto ko talagang mag-hustle eh. Kaya nga po, nagkaroon ng parisan. Which is, kinuha ko si Bernard alias Burog para maging tao ko sa parisan. Para meron po silang extra income. Yun po yung totoo nun. Kasi hindi naman po ako makakapagbigay kung gagawa kami ng content doon sila nakatira. Hindi naman po kayo nagbabayad. Kumbaga, ang pinakatulong ko po sa kanila ay libre yung tirahan, pagkain, at saka meron po silang libreng trabaho. Nasa sahuran sila at libre po yung pagtira sa akin. Wala pong problema yon. Okay? Open po ang kalooban ko sa pagtulong sa kanila. Kasi yun po ako. Yun po talaga ako. Ang goal ko ay makatulong din sa kapwa ko. Gwapo man yan o maganda, pangit ka man o ano ka pa. No? Basta't gusto mo yung ginagawa mo. Which ako, nag-gets ko sila. Kinuha ko. Ngayon, hindi ko akalain book. Na, nung nagitao ko na siya, dami na rin nagre-report sa akin, dami na rin nagre-reklamo, pati yung mga ibang tao ko ng parisan, medyo hindi na kinakaya si Bernard. Gawa nga, ito nga kasing si Bernard alias Burog. No? Ay masyadong nagmamataas ang ihi, masyadong lumalaki ang ulo. Ako po, ilang taon na po sa industriyang ito. Mas marami pang mas tumagal pa sa akin na hanggang ngayon, mabait sila. Hanggang ngayon, down to earth sila na talagang iniidolo ko sila. Na kahit gaano na sila kataas, no? Ay nakatapak pa rin yung mga paa nila sa lupa. Doon ako salut. Ngayon ito si Burog. Wala ka pa sa mismong kainatnan mo. Wala ka pa sa mismong karurukan ng tagumpay. Ginawa mo na yan. Okay lang eh. Okay lang. Okay lang kung ginawa mo sa akin yun. Pero, yung gamitin mo yung account ng parisan ni Bok, na naging tao kita, habang naging tao kita, gumawa ka ng fake account ng parisan ni Bok without consent. Hindi ka nagpaalam. Nagsabi pa ako, nasabi na lamang pa ni Jelay yun. Jelay, nakikita mo rin ba yung ano? Oo nga boy, lahat ng ano mo live. Ako pa mismo nagsabi kay Jelay yun, nahayaan na lang natin. Baka mas kailangan niya yun. Hindi naman po ako yung parang gumawa ng fake account. Tapos, gusto niya lang pala dahil idol na lang ako. Nire-repost niya lang. Okay lang yun! Kahit kumita ka sa mismong video, sa repost, okay lang yun. Ang problema, naloko ka ng tao. Paano ko nalaman, Bok? Paano ko nalaman? Pag pumunta kayo dun sa YouTube account ng parisan ni Bok, ngayon wala na kasing link eh. Pero ipopost ko yan. Ipopost ko yun na meron pa ring link. Ngayon, dun sa community, dito pa sa YouTube playlist community. Dun sa community, may mga post ng picture dun. Meron pa nga yung post ko ng picture yung kahapon, yung nasa AQ Prime stream ako, Emirut. Yung nakaganon ako, naka-turtleneck, andun. Kaka-post lang. 4 hours ago o 5 hours ago na yun ngayon. Okay lang. Ngayon, pag pindot ko doon sa parang pangatlong post na nakaganon ako, buo. Nakaganyan ako sa cart ko na nakaitim. Kita ko may link eh. May link. Pag pindot ko ng link,
Sorry for that word, pero putang ina. Profile picture ni Bernard Villos Gimeros ang lumabas, alias Burog. So, ang tanong ko, hindi na lang ito para kay Burog. Okay? Maraming tao ang open sa pagtulong. Maraming tao na nag-i-invest sila sa tao, no? Na kahit walang return of income, no? Parang yun ang tawag ko dun eh. No? Kahit na nag-i-invest ako dyan sa'yo, basta't maging mabuti kang tao, gagawin ko yun. No? Para kapag nakuha mo na o na naranasan mo, nakamtan mo yung tagumpay ng buhay, may isi-share mo rin sa iba kung ano yung ginawa ko. Book, totoo lang, hindi po ako mayaman. 100%, 101%. Humahustle hard po ako. Mismo utak ko, dugot pawis ko nandyan. Bakit may mga tao na alam naman nila na wala akong mapapala sa kanila? Tapos, lulukohin ka pa rin? Nag-pandemic na lahat. Hindi ka pa rin natuto? Ganun pa tayo ka bobo? Iwasan na natin yung pang-scam, mga tol, mga sir, madam. Lalo na po yung iba na hindi naman po lumaki sa yaman. Na from scratch, sila may gawa. Tinulungan sila ng mga taong nakapaligid na talagang totoong tumulong. Hindi man po ito sa pera, kundi sa effort. Kung paano mabuang parisan ni Bok. At sobrang thank God. Sobrang thank God po ako na bukod sa pag-artista ko, no? Nag-go through ang parisan ni Bok. Wala naman po problema kung mag-repost po kayo eh. Wala naman po akong magagawa dun eh. No? I-pirate niyo yung video ko, walang problema. Isa lang po ang hiling ko. I-pirate nyo man ang video ko. Walang problema, pero please. Huwag po kayong manloko. Hindi po lahat ng tao may pera. Hindi lahat ng tao pinupulot lang ang pera nila. Hindi po ako nabudol. Hindi po ako nabudol. Shinare ko po ito para sa mga gustong mag-franchise ng Parisan ni Bok. Na baka mamaya, mali yung ma-PM nila. Katulad na lang nun, may mga nag-invest na hindi naman pala legit. Ang totoo po niyan, nasa Facebook account, yun lang po ang pinaka-original account. Sinulit ko alias Burog. Good luck.